Welcome back sa aking channel, Charoterra et Chocerra. Month of December na. Correct! December 2020 na. For this video episode ay magluluto tayo ng isang recipe na pag dumadating yung ganitong buwan ay talaga namang sikat na sikat. At palagay ko halos lahat ng bahay ay may handang ganito. Etong gagawin ko, etong recipe ko ay version ko. Disclaimer lang, hindi ako nakiklaim na chef ako. Chef Shepan, charot! Mag-2 o'clock na ng hapon, pero hindi pa ako nagla-lunch. Ngayon pa lang kasi ako magluluto ng ulam ko. Makikita nyo dito sa mesa, meron ako ditong lumpia wrapper. Ayan, baba ko. Lumpia wrapper, tapos kalabasa, oyster sauce, itlog, and then cooking oil, tapos mga 1 teaspoon ng asin, then 1/8 cup ng harina. Tapos meron tayo ditong sibuyas at bawang. At ang magiging star ingredients ng recipe ko para sa araw na to ay itong pritong isda. Ito kasing pritong isda, ayoko naman kasing itapon. Naturuan kasi kami na hindi dapat nag-aaksaya sa pagkain. Ayos pa naman eh, hindi pa naman siya sira, hindi pa siya panis, pwede pa siyang i-recycle. Sa hirap ng buhay ngayon, guys, kailangan lang natin maging practical, mag-isip ng mga pamamaraan kung paano tayo makakatipid. Ayun ito, isda ito. Ano lang kasi, maliliit yung isdang ito, tapos medyo matinik kaya ayoko. Hindi yun reason para itapon ko ang isdang ito. Gagawa tayo ng lumpiang Shanghai. Hala, ang pangit ng wrapper oh. May parang malaking hostia. May hati sa gitna. Parang hindi naman ganito yung pagkakabili ko nito kahapon. Ah, siguro kasi nilagay ko sa plastic. Ginanito ko kasi siya. Tapos, sinabit ko dun. Ayan, kaya pagtingin ko ngayon, ganito siya. May hati sa gitna. Pero, gawan na lang natin ang paraan para magamit natin siya. So, habang konti na lang naman to ay samantalahin ko makapag-shoutout. Shoutout kay Mark Chan Marbella Alminiana. Ayan. Na merong Facebook account na Marcos John. Dati Marcos 1 yun eh. Hi sir, charot. Magaling sa matong si Brad. Ano kasi, lagi kong nahihinga ng tulong pagdating sa modules ng pamangkin ko, yung anak ng pinsan ko. Ano kasi yan eh, grade 7 ba? Yung math kasi nilang hirap. Kahit naman ako, hindi ko na kasi maalala yung subject na yun eh. Yung part ng math na yun na merong mga... Ang hirap kasi talaga, merong mga parisukat, merong mga salita, mga ugat-ugat, mga parisukat, mga raised to the second power. Lalo na pa pinag-uusapan yung... Ayoko taga pinag-uusapan yung tungkol sa X and Y, lalo na yung X. Ano ninyo, ayaw niyo pinag-uusapan yung X na yan. Charo. So yun, okay na to. Simulan ko naman ngayon ang paghihimay ng fish. Next naman natin ay etong isda. So, himayin natin siya. Siyempre, dapat hindi kasama yung mga tinik. Mga laman lang ng isda ang tatanggalin natin. So, eto na siya. Nakita natin, medyo nahimay na natin yung isda. Siguraduhin lang natin, i-double check natin na wala na talaga siyang, although di mo taga maaalis na may masamang tinik,
Pero hangga't maaari, dapat wala na siyang tinik. Unless pusa ka at kumakain ka ng tinik. Charot. Yan. Next na gagawin naman natin ay ang gulay na kalabasa. So dito para sa akin, meron dalawang option. Kung tinatamad kang maggadgad, pwede namang hiwain mo siya, tapos pakuluan mo or panagluto ka ng kanin, isapaw mo para lumambot at ihalo mo sa gagawin mong lumpia. Ayan, nakita niyo naman ito, mukha siyang atsara. Then next natin is maglalagay tayo ng bawang. Mas maigi sana kung meron kayong garlic powder, mas okay. Pero kung wala, pwede na yung ganito. Ang gagawin ko naman is gagad-garin ko yung bawang. Tinatamad ako mag-chop, so gad-gad na lang. Grabe tong sibuyas na to. Iniiyak nga talaga ako. Ay. Then add natin yung asin. Then add na natin yung oyster sauce. Ito pa yung natira ko nung nagluto ako ng ampalaya na merong tokwa tapos itlog. Ayan. Ubusin na natin siya para wala nang matira. Konti na lang naman ito eh. Para mas enhance pa yung lasa nitong Shanghai mixture natin, lagyan natin ng asukal. Siguro mga 3 teaspoon. Ayan. Tapos add na natin yung flour. At syempre, yung itlog. Ayan. Okay. Kung napansin nyo, medyo mabasa-basa siya. So, para sa akin, hindi ito ideal na pang lumpia. Pwede itong pang torta, pero dahil nakabili na ako ng lumpia wrapper, sayang naman kung hindi ko magagamit yon. So, ang gagawin na lang natin is i-drain ito para mawala yung excess moisture niya. Mas maging solid yung mixture para pag binalot natin sa lumpia wrapper, hindi gaano mabasa yung lumpia wrapper natin. Then, gaya na nasabi ko din kanina, etong parang natirang sabaw ay lalagyan natin ng konti pang natira kong mixture. Ito yung susubukan kong gawing torta, sayang din kasi. Para may torta na ako, meron pa akong lumpia, o diba? Tapos na rin ako makapagluto at ipapakita ko na sa inyo yung finished product na nagawa ko. Nakakatuwa kasi
gumastos lang ako ng 35 pesos para sa reciping ito. So, eto na siya. Charan! Ang aking version ng fish lumpia. So, eto, nakagawa ako ng 6 na lumpia. Tapos, meron pa akong torta. O, diba? So, yun. Nagbumasos lang ako ng 35 pesos. At ang resulta ay isang ulam recipe na kasya para sa 1, 2, 3 tigagalawang lumpia. 3 katao plus 2 bata. So, hati sila dito sa isang torta. So, it's tikiman time na. Oras na para tikman natin yung niluto ko. Usigan na natin, hatulan na natin to kung masarap ba o hindi. Ayan, so meron ako ditong kanin. At ito yung niluto nating lumpia, fish lumpia na may kasamang torta. Pili na lang kayo kung ano yung gusto nyong dip para sa lumpia. Either ketchup, sweet and sour sauce, or suka. Parehas ko silang gagamitin. At yun, kakain na tayo. Magkakamay lang ako kasi feeling ko mas masarap pag nagkamay. Bale, ano naman to eh. Malinis naman yan. Nakapagugas naman ako bago ko inakyat itong mga niluto ko. So,